Hey, what's up mga ka-rock? Again, this is Arokable if you don't know yet and welcome back to my channel. In today's video, magde-demo tayo kung paano gamitin ang circular saw sa mga modular project at sa mga woodworking projects natin. Kung bago ka dito at ngayon ka lang nabisita sa channel na ito, napakapalad mo dahil madami kang matututunan kung paano gumamit ng mga power tools sa mga future projects mo sa bahay ninyo. Kasama na dyan ang mga modular cabinets and other woodworking projects. Tara, simulan na natin. Pero bago yan, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at yung bell button para ma-notify ka para sa mga susunod na videos na i-upload natin. At for sure, marami kang matututunan. Guys, ang circular saw ang pinaka-common o madalas gamitin ng mga woodworker o ng mga DIYer sa pag-build ng mga cabinets and mga woodworking projects. Kaya mahalaga na alam natin ang tama o proper na paggamit sa tools na ito para sa ating kaligtasan, sa smooth at sa quality na paggawa ng ating magiging projects. Tip number 1, dapat alam mo ang safety features ng iyong ginagamit na power tools para sa iyong kaligtasan. Tip number 2, dapat alam mo yung application nito sa ginagawa mong project. So ayun, Karok, tara, simulan na natin. Alam kong inip ka na eh. For demo purposes only, regardless kung ano ang brand na ginagamit mo, ang mahalaga ay meron kang circular saw na gagamitin para sa iyong projects. So ito yung circular saw. So meron siyang handle dito. And dalawang handle niya para stable yung paggamit mo habang nagkakat ka. Isa para dito sa right hand mo and isa para sa left hand mo para pag nag-push ka sa pagkakat mo, may support yung kamay mo para stable at hindi magalaw or maalog ang paggamit mo. Guys, ito yung circular saw. So I'm using DeWalt. Ang model niya is DW-E575-XE. Ito yung tinatawag na base plate. Guys, ito yung base plate. Dalawang klaseng base plate ng mga circular saw. May tinatawag na steel plate at saka aluminum base plate. Ang ginagamit natin ay yung aluminum base plate. Actually, itong base plate na to ay naka-set for straight cut. Kung nanonotice nyo, naka-set siya ng 0-0. Ito yung arrow niya. 0-0, meaning straight cut ang pwede mong magawa sa circular set na ito. Pero tayong tinatawag na bevel cut. Yung bevel cut, pwede mo siya iset sa 45 degrees and 90 degrees depende sa kung ano yung hinihiling o requirement ng project mo. Para sa mga 45 degrees, yun yung mga naka-slant na cut para dun sa plywood. Check natin yung 45 degrees, guys. Yan, guys. Nakaset siya ng 45 degrees. Ilalak natin, guys. May lock siya para naka-fix siya doon sa pwesto na 'yon. So 45 degrees, guys, kung napansin niyo, nag-tilt na siya para sa mga slant cutting ng plywood or ng mga boards. Naka-slant na yung body ng circular. 'Yan yung tinatawag na bevel cut. Guys, ito naman kung paano tanggalin yung circular blade, kung paano ka mag-replace ng blade kung mapurol na siya. Usually, ang mga circular saw ay provided ng mga tool pantanggal ng blade. So, in my case, itong DeWalt na gamit ko, ito siya, guys. Meron siyang provided na tool pantanggal ng blade. So, try natin kung paano tanggalin. So, iangat mo lang tong guard. Right? So, ito yung tool. Eksakto siya doon sa lock niya or doon sa tornilyo para matanggal mo. Kailangan mo lang gamitin or gawin
is kontrahen. So paano mo magagawa yon? Sa lahat ng circular saw, meron niya mga pinepress na para mapigilan yung pag-ikot ng blade at kumontra para ma-loosen mo yung blade na yon. So sa case na itong DeWalt, may pinepress dito. So ito yung pinepress para matanggal at makontra yung blade. So try natin, guys. Pansin nyo, hindi na siya umikot kasama yung blade. So this time, dahil naka-press yun, napansin nyo, guys, nag-loosen na siya. So matatanggal ko na ngayon itong tornilyo niya. So ayun, guys, tanggal na yung tornilyo. So pwede mo na siyang alisin. Ayun, guys, tanggal na yung blade kung magre-replace ka at mapurol na. Guys, ang circular saw, isa sa safety features niya. So importante na alam natin ang tamang pagkabit ng blade pag binalik na natin or nag-replace tayo. Kung napapansin nyo itong arrow na to, dapat tama ang pagkabit mo ng blade for safety. Kasi pag hindi mo nasunod itong arrow na to, dapat going doon yung takbo ng talim niya, ng blade. So importante na alam natin yan, yung safety. So ito yung blade ko, ibabalik ko lang siya. So hindi pwedeng opposite siya doon sa arrow na sinasabi nung circular natin. Kailangan aayon ka doon sa arrow. So kung napansin nyo, etong blade niya, yung tip niya is nakaayon doon sa arrow. So ganito yung ikot niya, guys, papunta rito dahil nando doon yung arrow. So ang kabit natin, dapat susundin natin yung kanyang instruction sa arrow. So in this case, ganito mo siya ikakabit. Alright, so ayan, guys, importante na tama at nasusundan mo yung instruction mismo ng safety features ng circular na gamit mo. Importante yun, guys, for your safety. So approve tayo dyan. So ayan, guys, continuation. So ganito yung tamang pagkabit. Yung talim nakaayon doon sa arrow. Guys, gaya ng na-mention ko kanina, importante na alam natin yung safety feature ng gamit mong circular. So, isa sa safety feature ng gamit kong circular saw na ito ay bago mo siya i-on or paganahin yung circular saw, kung napansin nyo, ito yung switch niya para sa pag-on ng motor. Kung napansin nyo, guys, ayaw gumana nung circular saw. And nakasaksak na to, guys, meron na tong power. Napansin nyo, ayaw gumana dahil meron siyang safety feature na kailangan mong i-press yung isa pang button dito for safety ng user bago gumana. So pagsasabayin ko, guys, ha, press, naka-press ako dun sa isa, and then ito yung isa. So ayun, guys, napansin nyo, yun yung isang safety feature na maganda sa mga circulars. Kaya importante lang na alam natin kung paano gamitin para sa ating kaligtasan. So ayun, guys, magka-cut na tayo, magte-test tayo. So gusto ko lang i-inform kayo na
importante na alam natin na meron tinatawag tayong kickback or maaring pag-ipit ng blade doon sa wood na kinakat natin. So napaka-dangerous ng kickback para sa safety natin. So importante na alam natin yung mga ganong safety. Yes, mga ka-arok, dalawang klase yung ating tinatawag na pag-cut. Meron tayong tinatawag na cross-cut at saka rip-cut. Yung cross-cut, yan yung across ang cut niya, and rip-cut, yan yung pahaba yung pag-cut doon sa board. So, importante na alam natin yun. Guys, bago tayo mag-cut, ready natin yung face mask para sa ating protection sa lungs and ear protector. At saka yung ating goggles para sa safety. So ayun guys, before mag-cut, dapat make sure naroon tayong ear protector, may face mask, at saka goggles or any plastic glass, eyeglass para safe tayo. Guys, pakita ko lang sa inyo yung pag nag-adjust ka ng depth or lalim, kung pwede mo itaas o ibaba yung blade. Ito yung control niya. So, in this case, titingnan natin yung edge. Yung edge ng board mo. So, ito 2x2. So, ganito siya kakapal. So, sasalang mo yung plate mo. Taas mo lang yung cover guard or plate. I-check mo kung gaano kalalim yung depth niya. Yan. So, kulang ako. So, kailangan bababa ko siya. So, press ko yun. Alright. Ayun guys, kung napansin nyo, pasok na siya doon sa kapal o depth ng board. So, ilalak ko na siya, guys. Okay. Cut tayo. Guys, this is a manual cut. Mano-mano. Wala siyang guide or any fence na gagamitin. Guys, ito yung ginagamit natin o pwedeng gamitin. Triangular, eskwala siya na aluminum. So, pwede mo siyang gamitin guide para sa crosscut. Like ito. So, susukatin mo hanggang saan yung cut mo. And to, guys, so, tingnan ninyo to. Yan. Naka-eskwala. So, ito yung magiging guide mo. So, tara, simulan natin. Okay mga karok, try tayo ng bevel cut. Cut tayo ng let's say mga 30 degrees lang. Yan. Set tayo ng 30 degrees. Bevel cut 30 degrees. Ay mga ka-rock, isang reminder lang kapag nag-a-adjust ka ng mga settings ng circular saw during doon sa cutting process mo, kailangan yung presence of mind, kailangan alam mo na nakasaksak yung circular saw na gamit mo. Baka makalimutan mo nag-a-adjust ka at may mapindot ka at umandar yung talim niya. And that's very dangerous. So make sure, presence of mind, magtanggal ka ng saksak nung circular saw pag nag-adjust ka ng settings. So paalala yung guys. Guys, yung na-demo ko sa inyo is a cross cut. Yung rip cut, it's the same process
Ang difference lang ng rip cut sa cross cut, maiksi yung pagputol ng cross cut compared dun sa rip cut, kasi ang rip cut is pahaba yung cut. Kung sa plywood, pahaba yung cut niya. So the same process, kailangan ng guide. Ang difference lang, mas mahaba ang pagputol, pahaba. Compared sa ginawa ko ngayon, this is a cross cut, mas maiksi ang putulan. But it is a the same process. Guys, kung rip cut yung pag-cut na gagawin mo, maraming mga fence na ginagamit o guide. So may mga available sa market na tinatawag na rip cut ng isang brand. It's I think brand galing sa ibang bansa. So gumagamit ako ng rip cut guide. Ang brand niya is a Craig. So napakaganda gamitin, na malaking tulong sa inyo mga DIYers. So mainam na meron kayong isa nito pagka gumagawa kayo ng project. So Craig rip cut guide siya, guys, para sa mahabang pagkat. Like for example, yung isang buong plywood, ikakat mo siya. So kailangan mo na itong guide na to. All the way hanggang doon sa dulo ng plywood, makakat mo siya ng dire-diretso. So importante to, guys. Karok, kung nagustuhan mo ang video na ito at madami kang natutunan sa paggamit ng power tools, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-click na rin ang bell button para ma-notify ka sa susunod na video na i-upload natin at may panibago kang matututunan. Bye!